Minsan ka na rin bang nahirapan pakainin ang inyong alaga? Kahit dog food at table food inaayawan? Baka it's time para ibahin ang diet ng ating pet. Ang fur mom na si Christine, sinubukan ang raw feeding sa kanyang alaga na si Sophie. Noon daw ay isang picky eater. Usually kapag pinapatry ko siya ng food, sa una magugustuhan niya. So akala ko nahanap ko na yung okay na brand. And then after a week, magsasawa na siya, hindi niya na agad kakainin. Aminado si Christine, struggle sa unang mag-introduce ng raw food sa kanyang alagang aso. For transitioning, binubol ko siya ng konti para hindi niya mahalata na raw talaga. Totoo lang nakakatakot talaga kasi raw food eh, di ba? Parang tayo humans, kakainin ba natin ang hilaw? Common fears naman talaga ng fur parents na mag-try ng something new, especially sa food. Normal daw sa una na maduwal ang ating fur baby sa raw food dahil hindi pa sila sanay dito. Kapag nakuha ko na yung isang batch ng raw meat, hindi natin pwedeng i-stock sa ref ng matagal. So, best is frozen, and then kapag papakain mo na siya ng one day before, tsaka mo ilalabas sa freezer. Tiyakin din daw na malinis ang karneng bibilhin. Hindi siya recommended na bumili sa mga groceries or palengke kasi usually yung mga meat doon is naka-expose. So, pwedeng magkaroon ng bacteria. It is best to find suppliers na talagang safe yung meat for raw feeding. Dagdag pa ni Christine na sa atin pa rin daw bilang fur parents kung ipapasubok natin ang raw feeding sa ating mga alaga. Lahat naman tayo may iba't ibang preferences. But if you want to give raw feeding a try, carefully research talaga. May payo naman ang eksperto pagdating sa raw feeding. Unhealthy po ito is in terms po sa bacterial population. So kapag contaminated yung meat, pwede itong mag-cause ng vomiting, diarrhea, and mga foodborne diseases. Kapag too much yung load ng nakain ng ating alaga, magkukosto ng parasitism and kailangan natin ng deworming. Kung magsiswitch kasi tayo sa mga bagay na hindi naman formulated ng ating mga health professional, maaaring magkaroon sila ng deficiency issues. Kaya mga co-fur parents, maging maingat sa ipapakain natin sa ating mga fur babies para makaiwas sa iba't ibang sakit. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.